So hello nga pala guys. Good day, good day, good day everyone. So again, this is Marion from Cavite Sky Observer. And actually, this would be our live stream for the comprehensive discussion of the things, of all the things that you should know to properly observe the moon. This is actually the gift of Cavite Sky Observer for the International Observe the Moon Night that will be happening on Saturday. Again, this is Kuya Marion. And before we start, please use the comment section for our from our YouTube and Facebook for your questions. And our team members, our CSO members, will try to answer your questions shortly. So before I start, let me check my audio and visuals. I hope that everything is up and running na. So yan. So again, good day everyone. This is the live stream for our comprehensive discussion of observing the moon. This is the gift of Cavite Sky Observer for the International Observe the Moon Night that will be happening this Saturday. So let me just have, let's start now, right? So just give me a minute so that I can properly share my screen to you. Okay. So yan, up and running ng ating audio and visuals para sa ating presentation. So our topic for this moment will be observing the moon. Actually, this is one of the oldest astronomical activities that humans have done kasi ito yung kadalasang nakikita natin paggabi. So lagi nating taken for granted kasi it's always up there yung ating buwan. So, titingnan natin sa discussion na to, ano nga ba yung mga kailangan nating i-consider when once we are observing the moon? Bakit nga, ano nga ba yung mga phenomena, ano nga ba yung mga visual phenomena, mga optical effects na nakikita natin kapag tayo ay nag-o-observe ng ating buwan? So, for this session, the topic outlines, obviously, everyone, at least at the end of this presentation, will learn how to observe the moon, its features, and its peculiar movements in the sky. So we're going to discuss several things like the lunar movement, observing and recording the moon, lunar features, lunar phenomena, and lunar observation. Okay? Again, before I officially start my discussion, again, you may use the comment section ng ating YouTube channel at ng ating Facebook if you have questions regarding our discussion. And our CSO members, our Cavite Sky Observer members, will try to answer your questions in a while. So let's start with the first one, lunar movement. So obviously, napapansin naman natin yung buwan natin every day, it will be actually moving across the sky. Okay? So, titingnan natin sa part ng ating discussion na ito, paano nagmo-move and what's the mechanism behind this movement and what are the effects, ano yung nakikita natin once na nag-o-observe na tayo ng moon. Okay? So, let's start with this. So, let's start with lunar month. Okay? As the moon orbits the Earth, it returns to the same position relative to the sun in our sky, such as along the Earth-Sun line. This happens every 29 and a half days or 29.5306 days. And this one is called the synodic month. Okay? Actually, this period marks the cycle of the lunar phases. And I think since elementary days, nadidiscuss na sa atin yung mga lunar phases na yan. Yung first quarter, last quarter, full moon, new moon. And this lunar phases correspond to the synodic month na ito. Okay? During this lunar phases, the moon's appearance in our sky changes as its position relative to the sun also changes. Okay? So tandaan natin later, makikita natin sa discussion natin later, bakit nga ba nagkakaroon ng changes sa phases ng moon na yan upon once we observe the moon dito sa Earth's surface. Okay? So to continue, the moon's true orbital period, however, is just 27 and one-third day. Or to be specific, 27.3217 days. So napapansin natin may kaunting discrepancy itong synodic at saka sidereal month. The sidereal month describes how long it takes the moon to complete an orbit relative to the position of distant stars. So ibig sabihin, may kaunting discrepancy
yung ating revolution, yung pag-ikot ng ating buwan sa ating planeta. And this will have a certain implication on how are we going to observe the moon dito sa planets sa Earth's surface. So, sa lunar phases na nabanggit natin kanina, ito yung mga kailangan nating tandaan. Okay? The lunar phases depends on where the moon is with respect to the sun in space. So, ibig sabihin, habang umiikot yung ating buwan, paikot sa ating planeta, with respect to the sun in space, nagbabago din yung appearance niya o yung tingin natin pag ino-observe natin ang moon. Okay? Another thing, and since our planet is also rotating on its axis, the moon will rise in the east and sets in the west daily because of the Earth's continuous daily rotation. And that's the reason why bakit nga ba yung mga stars natin nagra-rise, nagse-set, kasama na rin yung buwan natin dyan. So again, the moon rises in the east and sets in the west. Another one, the moon moves with respect to the fixed stars by about 12 to 13 degrees each day. Kaya mapapansin natin, every night that we're going to observe the moon, mapapansin natin na gagalaw yan across our sky, little by little. Okay? And that little by little is around 12 to 13 degrees each day. Until such time na makompleto niya ulit yung isang complete na ikot around our planet. And the moon rises on average about 50 minutes later each day. Kaya mapapansin natin, for example, napansin na natin yung buwan ngayon ng 3 o'clock ng hapon because that's possible. We can observe the moon early this day sa hapon. Makikita na natin kaagad. Kinabukasan, it will be later. Mas late na siyang magra-rise 15 minutes later. So, ibig sabihin, kung 3 o'clock siya nag-rise ngayon, kinabukasan, around 3 or 4 na siya makikita ulit. At mas mababa na yung position niya. So, this movement corresponds also to the movement of our planet Earth as it rotates on its axis. Okay? So, yun yung mga bagay na kailangan nating maobserbahan. So, in connection to that, as you can see here, you will see that the moon... Right? Let me use a pointer, a laser pointer. The moon will be rotating or revolving around our planet. And each day, sabi ko na 12 to 13 degrees each day. Kaya lang, dahil nga po sa magkaiba nga po yung synodic at saka sidereal month, there will always be a certain discrepancy. Okay? Kaya hindi nagtutugma. Okay? Hindi nagtutugma lagi yung mga days na yun. Sabi natin, pag first week, kailangan first quarter lang. Hindi. Okay? Because of discrepancies between the synodic and sidereal month, and as well as how we count the number of days in a month, hindi nagtutugma lagi per day yung mga phases na yan. Okay? So, again, we always start with the new moon, wherein yung new moon na yan, nasa harapan niya ng ating planeta, it's between the sun, and as it revolves around our planet, nagbabago rin po yung appearance niya as we observe it throughout the month. Okay? So, lunar phases are observed because half of the moon is always illuminated by the sun. Yung kalahati ng buwan natin ay laging nakatago sa atin at hindi natin nakikita. Okay? So, the dark, the near side and the far side of the moon. But the amount of this illuminated half that we see from the Earth depends on the moon's position in its orbit. So, as you can see here on the animation, kapag new moon, the moon is in between the sun and our planet. So, walang illumination na nangyayari. Ang illumination na nangyayari is yung nasa far side, yung hindi natin nakikita. At kapag naman full moon na yung ating buwan, on the opposite side naman, mapapansin naman natin is that it's 100% illuminated. Kasi nakaharap yung near side sa atin. Okay? And as the moon revolves around it, nagbabago yung lunar phases na yan. Aside from that, the moon's phase is directly related to the time it rises, reaches its highest point in the sky, and sets. So, madaling actually pag na-notice niyo na yung pattern ng movement ng ating buwan across the sky, mapapansin niyo kapag first quarter nasa ganitong moment na to, nasa ganitong position sa ating sky. So, during the early days ng mga tao, yung mga early human civilization, they actually use this movement to count the number of days. To count the number of days in a year, days in a month, days in a week, mga ganyan. And hence, kaya nga yung pangalan ng moon comes from the word mons, which means month. O yung month natin related sa word na moon. Okay? So let's try to watch this.
Ayan, tingnan natin. Observe, papanoorin lang natin itong video na ito. So this one happened, ang ginawa ko dito, I used the Stellarium app. Then I gathered the information. This one is from the month of April and May. Sinabay ko to sa ano, sa total solar eclipse, partial solar eclipse rather, na naka-observe natin sa ating bansa. So mapapansin nyo, on the right side of the video or the animation, that's actually the path of our moon as it moves across the sky. And on the central part of our animation, you can see either the lunar phase and sa ilalim naman, the rising and setting of the moon. On the far right naman, makikita natin yung oras kung kailan siya nag-rise. Yung phase niya o yung illumination, pang ilang araw na siya sa lunar phase, and even the size of the moon nagbabago. Okay? So papansin nyo, the orbit or yes, the orbit of the moon travels or migrates malapit sa north towards the center of the yung sa horizon natin, malapit sa horizon, sa may zenith, sa may tuktok ng ulo natin, and towards the south. Paulit-ulit yung cycle na yan. Okay? So try natin ulitin yung video. You can actually see that one. So just wait to finish this one out. This one is May 14 na. Okay? May 14. Let's just wait to finish mag-capture yung video para ma-observahan natin ulit yung movement na yan na sinasabi ko na the moon, as it changes lunar phases, nag-move rin niya, nag-migrate din yung kanyang position across our sky. Okay? I think this one is done. Let me have this video again. Balikan lang natin. Oops. Ayan. So, mapapansin natin during April 20, this one is partial solar eclipse that we have observed in our country. And as you can see here, medyo na towards the north yung position ng ating buwan. And this one is later in the afternoon, 16:18 or 4 o'clock ng hapon, the rise na yung ating buwan. And as yun yung sinasabi kong 50 minutes later lagi, every day umuusad ng umuusad yung rising ng ating buwan. Kaya mapapansin nyo, if you're going to have time to tabulate or compute for the rising ng buwan, mapapansin nyo around 50 minutes nga later lagi nag-rise ang ating buwan. So yan, nasa may zenith na yung position ng path ng ating buwan. And after that, mag-migrate siya slowly papunta sa south. And this one, full moon na siya. Pero guys, depende pa rito sa position ng yung location din natin, ha. Syempre pag nasa North Pole tayo or sa South Pole, iba rin po yung position na mangyayari to. So this one, this video is only applicable sa ating bansa lamang o sa mga kasama natin sa latitude, around 12 degree latitude. Okay? 12 degree north na latitude. So po, May 12. Ayan. So, kaya mapapansin nyo, alas 8 na ng umaga, kita pa rin yung buwan. So because the moon rises and sets later each day. Okay? So, meron tayong afternoon moon, kita natin, or daylight moon, daytime moon, nakita natin yung buwan even in broad daylight. Kahit nandyan pa yung araw, kita na natin yung buwan. Okay? So, yan. So, I hope by using this animation, nakita natin na hindi naka-fix lagi sa may tuktok ng ulo natin yung buwan natin, yung path na dinadaanan niya. The moon is actually migrating from north to south kasi nga, naka-incline din actually talaga yung ating moon, yung orbit ng moon, in respect to the orbit ng ating planeta. Okay? So, let's move on. So, aside from that one, another thing that you should consider in observing the moon is that the moon is tidally locked. Ibig sabihin, since medyo malapit din kasi ang posisyon ng ating buwan sa ating planeta, yung kanyang near side, yung nakaharap sa atin, is always turned towards our planet. Okay? Lagi nakaharap yan sa ating planeta. So later na lang natin nakita yung far side, nung nagpadala na lang tayo ng mga exploration o mga space probes and mga rover sa moon, tsaka lang natin na-discover o na-observe yung kabila o yung far side ng ating moon. Pero dito sa ating planeta, we can at least observe only the near side of the moon. Aside from that one, ito rin yun, kaya siya nagmumukhang laging nakaharap lang sa atin kasi the moon rotates, pero yung rotation niya on its axis is also kasing haba rin niya yung monthly orbit niya. Around 27 to 29 days day ikot niya. So, hindi natin napapansin, pero ang mangyayari dyan, ang implication yan is that we will only see the near side of the moon on this case. Okay?
So, kaya lang, the question is, kung lagi nakaharap yung near side sa atin, is there a tendency na naobserbahan din natin ng kaunti or kahit bahagya yung nasa far side? The answer is yes. And that one is possible because of this movement na tinatawag nating libration. So, libration happens because the moon's orbital speed varies. Okay? So, syempre, gumagalaw yung object na yan. So, nagbabago-bago yung kanyang orbital speed while its rotation rate is steady. The visible face appears to wobble slightly back and forth as the moon orbits the Earth. So as you can see here on this animation, mapapansin natin that the moon is slowly, para siyang trumpo. Okay, na medyo nag, some parts ng far side, medyo na-observe natin, some parts of the far side on this other side, na-observe natin because para siyang nagwa-wobble. Itong libration na ito. And aside from that one, mapapansin natin, every time that the moon is wobbling or librating, okay, mapapansin natin that's also changing, nagbabago rin yung diameter niya. Kaya may cases din talaga na parang it seems that the moon is a little bit larger than normal. Okay, this libration. Kaya lang, sa totoo lang, it's very hard to observe itong mga ito. Lalo na natatakpan ng nai-illuminate o hindi nai-illuminate yung mga far, areas na exposed during this times ng libration. Okay? So the effect called libration allows us to see a total of about 59%. So, ibig sabihin may bonus tayong 9% na na-observe. Hindi lang 50% lang lagi kasi kung bilog yung buwan natin or I mean, pag nakita natin yung spherical shape ng ating buwan, ang iniisip natin is always 50% kasi kalahati lang nakikita natin. Pero dahil sa libration, at least 59% ang na-observe natin sa ating planeta. So this animation, as you can see, because of libration, maobserbahan natin yung eastern limb at yung western limb ng ating buwan. Okay? So medyo may konting wobble, kaya naobserbahan natin itong eastern and western limb ng ating moon. So aside from that one, isa pang maobserbahan natin once we are looking to the moon, o tinitingnan natin yung buwan, is what we call the lunar terminator. The lunar terminator, the moon's terminator, is the dividing line marking the edge between the day and night of the moon. Okay, check ko lang. So, ito yung parang boundary nung naiilawan at yung boundary na nadidiliman. Okay, so yung madilim. Itong lunar terminator na ito is also called the twilight zone. Bakit? Because dito, nakamarka o minamarkahan natin dito yung kung saan yung sun natin is either rising or setting. So parang twilight zone din sa ating planeta. So nasa pagitan siya ng rising ng sun o yung daytime and nighttime. This puts the moon's landscape there in always in a twilight state. So actually yan yung mga inoobserbahan ng ating mga lunar observers, yung twilight zone, kasi may mga lunar optical effects or optical illusion na na-form sa lunar terminator. So tingnan natin ito. Since yung ating buwan is, alam naman natin, cratered yan, maraming craters yan, once the sa lunar terminator, may mga ridges, may matataas na part, may mabababang part, something like that. And once na nagcast na ng shadow yung mga lunar structures na yan or yung mga lunar features na yan, they will create optical effects. Like what we call the lunar V or the lunar and the lunar X. Kasi pag tinignan siya sa telescope, you can observe the letter V and the letter X because of the effects ng shadow na nakakast ng mga craters. Aside from that one, if the moon maintained a perfectly circular orbit around the Earth and did not undergo libration, laging perfectly naka 50% na nakaharap sa atin yung ating moon. Its morning and evening terminators would always cross over some same features at exactly the same point in each and every lunation. Unfortunately, sabi ko nga po, nagla-librate or naggumagalaw yung ating moon habang ito yung umiikot sa ating planeta. Libration has a considerable effect on the apparent position of features in relation to the terminator. Oh, so dahil sa libration na ito, sa effects ng shadow, sa pagcast ng shadow ng ating mga lunar features, they will create optical illusions like this one, yung lunar V at lunar X. Actually, marami pa yan eh. Marami pang nasa terminator. So, yung mga lunar observer, lagi nilang tinatarget sa mga nasa terminator side na yan para maka-observe sila ng mga lunar optical illusions. Okay? So,
Now, at this point, alam natin, so at least meron na tayong basic understanding on how our moon is moving across our sky. So, alam natin na it will rise on the east and sets in the west. It is rising 50 minutes later each day at around 12 to 13 degrees. Lagi ang movement niya. So, nagbabago-bago ang position niya across the sky during the lunar month na sinasabi natin. So, ngayon, ang next focus naman natin, ngayon, alam na natin kung kailan natin obserbahan ng maganda ang moon, what's the best time to observe this lunar phase, saan natin itututok yung telescope, kung saan tayo mag-stargaze, something like that. Kasi nga, aware na tayo sa general movement ng ating buwan. So now, ang didiscuss naman natin ngayon is the how are we going to observe and record the moon? Paano nga ba tayo tamang mag-observe? Ano nga ba yung mga pwede nating obserbahan sa ating buwan? Okay? So, let's have this one. Digicams, camcorders, and webcams and dedicated astronomical charge coupled devices or the CCD cameras are capable of securing detailed images of the moon. Actually, yung mga cellphones na natin ngayon, lalo yung mga high-end na mga phones natin, can capture the moon in detail. So actually, nakakaingit nga yung mga cellphones na yun kasi nga, pag gumamit tayo ng mga typical cellphones natin, yung mga sabi natin on the other side ng spectrum, medyo blurred, maliit, hindi natin makita yung mga lunar features. Pero yung mga modern o medyo high-end na mga phones natin, they can actually observe the moon in details, lalo yung mga malaking craters, mga lunar features na yan. So, by using this instrument, by using these devices, we are now able to draw what are ano yung nakikita natin sa ating buwan with any degree of accuracy. So nakadepende syempre sa instrument or device na gagamitin natin. Syempre pag low ang precision niya, no, hindi mababa yung quality niya, can observe the moon low quality din. So nakadepende rin sa quality at sa specs ng ating device. Okay? So siyempre, pwede tayo mag-drawing. Actually, maraming mga lunar observers are fond of drawing the moon. Okay? So, learning how to draw the moon's feature is an activity that has the potential to improve every single aspect of the amateur astronomer skills of observation. Tonal sketches uses the intensity estimates to depict dark and light regions in the moon. So, this one is an excerpt from a book written by Peter Grego. A famous amateur astronomer actually. So mapapansin natin na he draw the lunar feature called La Condamine. So ito yung actual picture niya, overhead picture niya. Pero mapapansin niyo sa drawing niya, there is some areas of dark. Ito mga dark areas, so yung natatapatan ng shadow. But there are also light areas, maliliwanag na areas sa drawing niya. So by having this idea na itong mga intensity, yung pag-draw or pag-shade or paglalagay ng mga shadows can help us record yung mga features ng ating buwan. Okay? Kaya lang in this case, kailangan nyo ng medyo mas magandang klase ng telescope if you want to see or look closely sa mga lunar features na yan. Okay? A basic annotated line drawing can convey the appearance of a lunar feature and its topography in great detail. So ito pwede na to, mapagbibigyan na natin to because meron na siyang mga annotation, meron na siyang mga labels na may central rim yung crater, may mga mountainous parts sa gitna. So aside from that one, makadadagdag din ng effect or ng mga kailangan natin consider kapag yung lunar feature ay nasa terminator. Kasi sabi nga natin, itong terminator na to is on the middle between the daytime and the nighttime sa moon. So may mga cases na may mga shadow siya or shadowed areas. Kaya kailangan natin i-note din yung mga parts na yon ng mga lunar features na yan. May mga parts na gray talaga or dark. Itim talaga ang kulay niya. May mga areas na kulay gray. Or meron namang areas dahil talaga silang illuminated, it's colored white. So, an alternative to making shaded pencil drawing at the eyepiece is to represent features in outline form. Many observers choose to make annotated line drawings at the eyepiece using the technique as a form of observational shorthand along with intensity estimation. So, yung mga lunar observers natin, they can use numbers or mga shorthand techniques para ma-identify na itong area na to dark, itong area na to ay light. Itong area na to ay mga grayish area, ito ay may central rim, ito ay may mga elevated areas. So by using this observational shorthands, the lunar observer can depict ano nga ba yung
overall feature or overall appearance ng lunar feature na yon. Okay? So, paano natin gagawin yan? Step one, prepare the outline of major features and shadow areas. So, drawing lang tayo sa ating art subject. So, syempre, gawin muna natin mga basic shapes na nakikita natin sa ating object. So, ayan, kita natin sa drawing na ito. This one came from the website of briefastro.org. Mapapansin nyo na may mga rough estimates na siya sa mga angles, sa mga shapes dun, regarding dun sa lunar features na yon. Pwede na rin tayo maglagay ng mga areas na maaring lagyan ng shadow. So, may mga pwede na tayo maglagay ng mga notes dyan. So, number two. So, napansin nyo na, tinanggal na natin yung mga rough sketches around the diagram and we now start adding major details to the drawing. So, mapapansin natin na may mga areas na talagang may dinarken na tayo, may mga areas na lighten na. So, ano kaya ang mangyayari sa step 3? Ayan, ano yung nilagay? Ba't may mga numbers? Ano yan? Para siyang ginawang coloring book sa step 3. Bakit? Kasi gumamit yung ating lunar observer ng tinatawag nating Elgar scale. Yung Elgar scale ay ginagamit ng ating mga observers para mabigyan o magkaroon ng shorthand o ma-note, ma-take note yung mga dark and bright areas ng ating moon. Okay? So, tingnan natin later kung ano ibig sabihin ng Elgar scale na yan o paano natin ginagamit yung Elgar scale na yan. So, napapansin nyo, yung areas kanina na may number 0 means dark areas. So, ibig sabihin, habang tumataas yung number, mas nagiging light or bright yung area. So, in this case, we can see light areas here sa 6 na ito at 7. So, we expect na itong area na to later ay mga white at ito naman ay mga itim. Tingnan natin. Which is true. It corresponds to the number. So, ibig sabihin, kung nagmamadali si lunar observer, hindi na niya kailangan mag-shade totally ng lunar craters or lunar features na yan. Maglalagay lang siya ng mga notes ng mga numbers. The lower the number, the darker the shadow. And the higher the number, the lighter or the brighter yung object na yan. Okay? So, it's step 4, filling in the shadows and adding other details. So, yan na po yung finished product. Finished product talaga. Finished output or finished observation. We are going to add finishing details and relevant information. As you can see here, maliwanag na meron siyang mga scales na nilagay, even the direction and the instrument na ginamit, kung kailan siya inobserbahan, at ano yung mga information na naobserbahan niya while looking at that structure or that feature. So itong Elgar scale, ayan po yung Elgar scale natin. Again, the lower the number, starting from 0, the darker or pinakamaitim, pinakamadilim na area. And as you go higher up to number 10, you're going to have the white or the bright areas ng lunar features na yan. Okay? So again, ano yung mga observational info na pwede nating ilagay pag tayo ay nagdo-drawing ng moon? Pwede tayong maglagay ng feature name, yung pangalan ng crater. For example, this one is Myran, yung pangalan ng crater. This one is the satellite or space probe picture ng ating crater. Date and time kung kailan niyo siya. Kasi mahalaga, kasi sabi ko nga po, nagbabago-bago yung faces, maaaring nagbabago-bago din yung shadows, yung nakakas na shadow, depende sa oras. Kaya maganda, importante na mailagay yung date and time. As well as viewing and scale. Kaya naglagay din siya ng scale ng mga in kilometers. So at least alam natin kung gano'ng kalaki yung object. Conditions, pwede yung condition ng sky while you're observing kasi it will affect how we're going to observe the structure, transparency ng sky natin, age and phase of the moon. Kung gano'ng anong lunar phase na siya, ilang araw na yung buwan natin sa phase na yan, and even the libration, pwede natin i-point out, and even the selenographic coordinates. Yung selenographic coordinates is something like the latitude and longitude sa ating planeta. Yun nga lang, ang concern ng selenographic is the coordinates sa ating buwan. Okay? Mayroon naman tayong mga dedicated na mga books, mga manuals, mga guides regarding this one. So at least hindi na natin mahihirapang maglagay ng mga details or lalo itong mga feature names na ito kasi nga may mga available data na. Nasa sa atin na lang kung ano yung mga maobserbahan natin right at that moment. Tandaan natin dahil ito ay isang scientific drawing, it's always what you see is what you draw. Kung ano man yung nakita natin sa lunar feature, yun ang ido-drawing natin. Huwag kayong magdagdag ng mga features
na hindi naman nakikita doon. O yung nabasa nyo, ay dapat itong crater na to may central rim, may mga valley sa gitna, so maglalagay ako. Pero hindi mo naman siya nakikita during that time or masyadong maliwanag kaya hindi mo siya na-observe. So, be truthful in drawing this one or in performing observational drawings ng ating buwan. Again, this is a scientific drawing or scientific illustration. The general rule, mapaanong subject, mapaanong scientific field yan, basta scientific drawing, it should be what you see is what you draw. So here is my personal examples. Ito mga drawing ko talaga rin to. So zoom natin ng kaunti. So, yan. So you have, this is my observational journal log sheet. Makikita natin yung pangalan ko as observer, pang ilang log na yan. The date, kung kailan siya inobserbahan, the time, saang area siya inobserbahan. This one was observed in Margondon, Cavite. The latitude, longitude, kung saan ako nakapwesto. The seeing and the transparency scale. Ayan, nilagay ko na rin po yung illumination. Good thing na lang may mga apps tayo like Stellarium na sinasabi na rin nila mismo yung illumination. Even the coordinates ng position ng buwan kung saan siya makikita sa right ascension and declination. And the listed magnitude, nasa app na rin yan actually. And I also placed the instrument na ginamit ko. And here's my drawing. Ayan, rough sketch lang naman yan. This is the moon with Pleiades. And here is my observation during that time. So let's have a quick look din sa isa naman. This one is observation log number 10. This one was drawn February 5, 2023. 99.8% illuminated. So almost full moon na po yung ating buwan during that time. Unfortunately, mayroong cloud cover kaya nilagyan ko na lang siya ng mark doon, na may mga features na obscure o hindi siya nakikita kasi nga mayroong cloud cover. Then, nung nawala na yung clouds, na i-drawing ko na ng maigi yung mga features niya. The good thing about this one is that even using your binoculars or kahit yung mata nyo lang, mapapansin nyo yung general shape ng ating buwan. You can easily identify some of the large lunar seas or lunar maria sa kahit wala kayong instrument na gamit. Okay? And ilista ko dito, some of its maria like Tranquillitatis, Imbrium, Serenatis was also observed during that one. So nakita ko rin during that time is yung Tycho, yung crater Tycho, malapit sa South Pole ng Moon, around here, this one. Ito yung Tycho. Okay? So let's move on. Ito na naman, this one is a larger view kasi personally nakabili na ako ng telescope during that time, this time. So mapapansin nyo, I still have the same data. Celestron Power Seeker 127 EQ ang gamit ko during this time. And ayan, napangalanan ko na gamit yung guide na dinownload ko sa internet. I was able to write the names of the craters like Langrenus, Atwood, even Marias like Mare Crisium, Mare Fecunditatis. Ayan yung mga craters na visible sa Terminator side, lalo na mas observable sila. So ito yung Terminator line ng ating moon. Okay? Most prominent are the craters like Cleomedes and Langrenus. So this one is observation number 27. Ayan po. Mapapansin niyo, nagbago na rin yung position niya. 30.9% na siya. So medyo mas malaki na yung portion ng ating buwan na na-illuminate na. Mas visible na yung ibang mga lunar marias. So we have Cleomedes, Langrenus, Stevinus. Yan yung mga craters na visible during that time. Another one, this one, ito, naka half moon na siya. This is log number 28, 50% illuminated. So, sa halip na lagyan ko ng mga arrows, naglagay na lang po ng mga letters to signify the names of the structures present during the time. So, yan po yung mga ano na yan. And then, this one is 100% illumination, March 7, 2023, full moon po siya. So, nilagay ko na lang po dito since I was amazed by the different features, lunar features na yan. Nilagay ko ng mga letters, lalo yung mga Marias and Oceanus. Oceanus, Procellarum, and other Mare. Mare Crisium, Fecunditatis, Nectarius, Tranquillitatis, Serenatis, Vaporum, Imbrium, Nubium, and Eumorum. And two bright craters were easily visible. Ayun yung Tycho and Copernicus. Diba? Another one, we have observation number 45, March 24, 2023. Ayan po ang illumination niya. Occultation ng Moon and Venus naman yan. So, dinrowing ko. Actually, ang focus ko dyan is kung saan
nagkaroon ng contact si Venus sa ating buwan. So medyo hindi ko masyadong pinangalanan na lang yung mga craters along the Terminator. Ang focus ko dito is saan dumaan yung Venus. Kaya dito, kita natin sa aking drawing na medyo may linya siya dito. Yan yung expected. Unfortunately, nung exit na o egress na nung ating Venus sa muna yan, nakalubog na yung buwan natin. So hindi natin visible yan. We can also have this one. Nag-observe din po kami ng ating solar eclipse, partial solar eclipse. Thanks again to our Cavite Sky Observer in coordination with my institution, Cavite State University. We were able, my students and actually the whole community was able to observe the partial solar eclipse during the time. So dito, syempre ang focus natin talaga solar eclipse, yung kinagat na araw, pero dahil nga ito ay related pa rin sa moon, ayan po yung shadow niya. Okay, so ayan po yung pag-observe ng ating moon. So yung selenographic coordinates, almost the same thing na rin naman. Pareho halos din siya ng style ng coordinate system ng ating planeta. You should just be familiar lamang kung saan nag-e-end yung ating features. So meron tayong equator, lunar poles, then also yung ating mga coordinates across our northern and southern hemisphere ng ating buwan. So yung lunar features natin, ayan po, simulan natin. Ito yung mga makikita na natin sa ating buwan. So tingnan natin, ano nga ba yung mga pwede natin ma-observe sa ating moon. Okay? So lapit ko ng konti. So the best time or the best viewing time ng ating buwan across our sky is when it's high in the clear sky, unfortunately, yung mga features hindi na masyadong observable. Masyadong maliwanag na yung ating buwan at this point. So, ang pinakamainam na position para obserbahan ng moon is at the horizon. Mapapansin nyo na mas malaki yung ating buwan kapag siya ay nasa horizon kumpara sa zenith. Because this is one lunar optical illusion. So, kaya lang mahirap maganap ng flat horizon, or I mean horizon na free from obstruction, lalo sa Maynila, lalo sa mga areas na may mga bundok. So, swerte natin sa mga areas na may flat like mga Bukirin kasi nga flat yon at madaling makita at maobserbahan yung moon na yun. Okay? Lunar features for visual acuity. Okay? Lunar features may be used as a test for visual acuity. Ibig sabihin, ginagamit siya para malaman kung okay pa yung paningin mo. Starting with the easiest, becoming progressively more difficult, suggested targets are, ayan, brightest region around Copernicus, Mare Nectaris. Ayan, papansin nyo, medyo mas mahirap na siyang i-observe. Mare Humorum. Bright regions around Kepler. Ayan po yung Kepler crater. Cassini region. Plinius region. Ayan, mas mahirap na siyang i-observe. So, ibig sabihin, ang pinakamadaling ma-observe na lunar feature aside from the Lunar Maria are the craters like Copernicus and Tycho. And as you can see here sa listahan na ito, habang lumalalim tayo, nag-observe tayo ng moon, mas nahihirapan na natin yung observe yung mga features na yan. So, another one, number 7, Mare Biforum, Lubinieski region, ayan, medyo pockmarked with craters yan, Sinus Medii, and area near Sacro Bosco. Yan yung on the rays coming from the Tycho crater. And dark spots at the foot of Mount Huygens. Yan naman po yung mga pahirap ng pahirap. So syempre, dun lang tayo sa basic. If you're going to use binoculars, nandun na tayo sa first, at least first 5. Pero pag mas maganda ng instrument na ginagamit natin, mas ma-observahan na natin itong mga features na ito. Okay? Yan, we also have Riphean Mountains. Those with good vision can comfortably discern the bright rays of craters like number 1, Copernicus, Kepler, Tycho, Langrenus, Aristarchus. So, yan yung mga big craters. So, kung kayo mag-observe, yan yung big 5 natin. So, yung top 5 nating craters na i-observe natin. Copernicus, Kepler, Tycho, Langrenus, and Aristarchus. So, yan yung kahit wala kayong binoculars, kahit naked eye, ma-observahan nyo yung at least si Kepler, si Tycho, si Copernicus, madali siyang ma-observe sa ito lang. Lalo yung mga may malilinaw ang
mata. Pag may binoculars naman eh, syempre, mas mainam kasi mas malaki na yung chance natin ma-observe yung mga features ng ating buwan. Through them, a distant disk with a few dark and light patches is transformed into a spherical globe full of details, splashed with dark areas and pockmarked with craters. Promise, once you observe the moon using a telescope or binoculars, you will be amazed on the degree of the features na makikita natin. So, tingnan natin ano nga ba yung mga features na ito. Okay? So, Lunar Maria. Let's start with Lunar Maria. So, yung Lunar Maria means seas. These are actually yung mga ancient lava flows sa ating buwan. Kaya siya medyo darker ang itsura niyan. It fills the interior of the number of huge asteroidal impact basins. Many of the Marias are roughly circular in outline, while some are irregular. The lavas having extended into outlying plains and adjoining craters. So, itong dark regions na ito ng ating buwan, okay, so if you're going to put a line or lines here, ayan. Ayan, yung nilinyahan ko sa ating buwan, those are what we call Maria or the lunar seas. These are ancient lava flows sa ating buwan. Ayan po. So remove ko lang yung drawing. Ayan po yung in details, yung mga pangalan nila. Yung naka-blue or sky blue, those are the names of the Maria. So at least we have, marami rin tayong mga Maria, like Frigoris, Imbrium, Oceanus Procellarum, Cognitum, Humorum, Nubium, Insularum, Vaporum, Nectaris, Fecunditatis, Chrysium, Tranquilitatis, and Serenitatis. Huwag kayong mag-alala, hindi yan mga magic words sa Harry Potter. They are not spells, they are the Latin terms of emotions, actually. And the golden rule sa lunar feature naming is that the name should be connected to emotions. Their tranquility, serenity, cold. Pero may isang exception dyan, yung Mare Moscovium. Kasi Moscovium means Moscow, Russia. So, quite weird. Bakit nga ba hindi siya sumunod sa typical naming ng ating mga Maria or Lunar Maria sa ating buwan. Another one is what we call ridges or dorsum. Most of the dorsa are compression features formed when the mare or yung mga lunar seas subsided. So it reduces the mareal surface area and crumpling the mare material in gradual manner. So para siyang may mga kulubot na area. So crumpled areas yan sa ating buwan. So ridges, malilit na parang mga bulubundukin sila sa ating buwan. Many of the Marias are, kaya tingnan natin yung mga ridges. Ayan po yung mga ridges natin. Lalo kung may maganda kayong telescope na gagamitin, mas obvious or mas makikita natin na mabuti o na mainam itong mga dorsa na ito. Okay? So, yan po yung mga crumpled areas sa mga ridges or sa boundaries ng mga lunar Marias natin. Domes naman are mga rounded hills. So, para mga maliliit na burol sa ating buwan. Like wrinkled ridges, domes do not rise steeply from the landscape and can only be seen when near the terminator. So, kung gusto niyo mag-observe ng domes, lunar domes, dun kayo mag-observe kapag tumapat na yung lunar dome na yan sa terminator. Okay? Most domes are volcanic features built up by successive eruptions of lava. So, alam naman natin na volcanically active ang ating buwan nung unang panahon, pero right now, it's technically dead yung ating buwan. Very dormant na siya. So, yun yung mga remnants ng mga early days ng ating buwan. Yung mga ridges, yung mga Maria, yung mga domes na yan. Yan po yung mga domes natin. Impact craters naman. Ito naman po yung pagsasabing impact craters. Ito yung mga areas na tinamaan ng asteroids or mga meteors, something like that. Many of the younger lunar craters measuring between 30 and 100 kilometers in diameter display all the obvious hallmarks of impact. So, syempre, pag bata pa yung crater, mas obvious yung mga features niya kasi hindi pa siya eroded. Okay? O hindi pa siya natatabunan ng lava or during early days. You have the sharp rims, terraced inner walls, deep floors, central mountain peaks, and radial impact structure, which is also observed din sa mga craters din na matatagpuan sa ating planeta. Large lunar craters can have a depth diameter ratio as great as 1:30. So medyo malalalim yung mga lunar craters na yan. And that's the reason why kapag yan ay nasa terminator, nagkakas talaga siya ng maiitim or matadark na mga shadows. So yan yung mga impact craters natin. Ayan, may mga numbers dyan. Hindi ko na siya pinangalanan.
But you can easily download this file o itong PDF book na ito on how to observe our moon. So yun yung mga impact craters natin. Another one is faults. So may mga fault lines din ng ating moon. So it's usually deformed by stresses, just like what's actually observed here on our planet. Beyond the critical degree of compression or tension, the rocks suddenly fault, giving rise to fault scarps, ridges, and rills. So parang may mga earthquakes, earthquake-related activity rin during the early days ng ating buwan. So yun yung mga faults naman sa ating buwan. Kung maganda ang telescope, mas ma-observe natin, mas mainam yung mga yan. So ngayon, at this moment, alam na natin mga lunar features na pwede natin i-observe. If you are, kung makakapag-download kayo ng mga lunar guides, mainam. Kasi at least mabibigyan nyo ng pangalan yung mga lunar features na yan. Pero kung hindi man, ang mahalaga, ma-identify nyo yung mga basic features. Alam nyo na ito ay impact crater, na ito ay lunar maria, ito ay ridges, ito ay domes. Pero kung usapin nyo, lalo't kayo yung mga, sabi natin, pare-pareho rin tayong mga beginners, it would be better to observe the obvious, yung mga lunar craters, mga impact craters natin, mga lunar marias, especially when once we are observing the moon. Kaya lang, kung wala kayong telescope, wala kayong binoculars, we can just use our eyes to observe several lunar phenomena. Okay? The first one is the lunar illusion. Itong lunar illusion is the reason why kung bakit yung full moon, lalo na, kapag siya ay nasa horizon, ang laki-laki. Pero habang siya ay tumataas na sa ating kalangitan, lumiliit na siya. Pero sa katotohanan, hindi na lang magbabago ang size ng ating buwan. It's just how it appears sa ating paningin. Okay? The moon's apparent diameter actually becomes increasingly smaller the closer it is to the horizon. Okay? Because the observer is viewing the moon from a spherical Earth. When the moon is high overhead, it can be more than 6,000 kilometers closer to the observer than when it has appeared rising above the eastern horizon on the same night. Okay? So, yan po yun. Kaya napapansin nyo, ay, ang laki-laki ng buwan, nandun siya sa may dulo, sa may gitna ng bukid, o dulo ng bukid. Pero maya, pagdating ng ating gabi, napapansin nyo yung buwan, maliit na. So, sasabihin nyo, lumiliit ba ang buwan? It will just appear that it becomes smaller. Okay? Kasi ito ay nakadepende kung paano natin pini-perceive yung shape ng sky base sa ating structure ng ating paningin pagtingin natin sa objects na yan. Okay? Another one is what we call earthshine. Earthshine is the faint illumination of the moon's dark side caused by sunlight being reflected on the moon by the earth. Tandaan natin, ang ating planeta, kahit hindi siya mukhang reflective surface, ay reflective surface yan. So pag tumama ang sunlight or sun rays sa ating planeta, some of them will be reflected to the space, towards space. At yung iba ay tumatama sa buwan natin. Hence, kaya pag tinignan natin yung moon, lalo na kapag ito'y high in the sky, mapapansin natin na pakikita natin ibang features niya. No-observe pa rin natin. Yung effect na yon, yung pag-reflect ng ating reflected sun rays mula sa ating planeta is what we call earthshine. Mas obvious yan, obviously, kapag yan ay nasa mga waxing crescent na. Yung mas paliit na ng paliit yung ating buwan across our sky. Okay? So that's earthshine. And sometimes, medyo reddish din. May reddish-orangey glow yung earthshine na yan. Okay? Another one is supermoon and micromoon. So technically or as scientifically speaking, improper yung term na sandali lang po. Improper yung term ng ating supermoon and micromoon, but in the context na ito ay for public discussion, we will be using the term supermoon and micromoon. Supermoon is full moon at perigee. Peri means close, G means Earth. Ibig sabihin, malapit siya sa Earth. Tandaan natin, ang orbit ng ating buwan is not also perfect circle. It's slightly elliptical. Kaya may point na malapit siya sa ating planeta at may point na malayo siya. Siyempre, kapag malapit siya sa ating planeta, mag-a-appear siya ng mas malaki. At pag mas malayo naman, o yung tinatawag nating apogee, we're going to have a smaller moon. Okay? So, the micromoon is what we call full moon at apogee. Point farther from Earth. Actually, sa totoo, napakaliit ng pagkakaiba ng distansya ng isang supermoon at micromoon. Kaya sa isang beginner o sa isang amateur astronomer, you will have a hard time to notice ang pinagkaiba nito sa regular moon na nakikita natin. Okay? So this is your supermoon and micromoon. Another one is lunar halo. Lunar halo,
This is a familiar 22-degree halo around the moon, and it occurs because of the refraction in tiny hexagonal ice crystals in the air. Lalong-lalo na kapag may high-pressure area sa lugar na yan at maraming ice crystal present sa ating atmosphere that will start refracting. Magkakos siya ng formation ng rainbow. So para siyang may paikot. Kaya sabi ng mga matatanda, pag nakakita daw ng ganyan, yung mayroong sing-sing daw yung buwan, sasabihin na magkakabagyo. May, sabi natin may chance kasi ang laging katabi ng high pressure area is always low pressure area. So kung may high pressure area ngayon at nakita natin lunar halo, bilangan lang natin ng araw, baka magkaroon ng low pressure o lumapit na yung low pressure sa atin. Depende pa rin sa movement sa ating atmosphere. But nevertheless, the moon halo appears uniform over the full 22-degree circle because the moon was close to the zenith. Pag sinayin natin zenith, ito yung sa bubunan, yung point directly overhead sa ating ulo. And there was no preferential orientation from that vantage point. Actually, very creepy, very Halloween theme ang lunar halo na yan. Kasi nangyayari rin lang ang lunar halo kapag medyo clear yung sky natin, halos cloudless night sky. Kaya medyo pwedeng gawin ng katatakotan talaga ng mga bata yung lunar halo na yan. But that one is a matter of physics and atmospheric science kung bakit nagkakaroon tayo ng lunar halo. Another one is what we call occultation. Occultation is an event that occurs when object is hidden from the observer by another object that passes between them. So you have here, I'm not sure kung napi-play ko to. Check natin na. Check lang natin. Oops, sorry. Tanggalin ko lang yung yung video na yan. Mapapansin, this is views. Ayan po. Mapapansin nyo na siya. Unti-unti na rin. Mawawala. Saan siya nagpunta? Sa likod ng ating buwan. Lalabas siya sa other side o sa other limb ng ating moon. So, occultation is, ayan nga po. Ito, hindi lang naman laging planets yan, pwedeng stars. Pero syempre, mas malaki, mas kakaiba ang dating kapag planets kasi mas malalaki sila. At may lag. Kaya mapapansin sa video na ito, nasa likod, actually at this point, nasa likod na yung Venus natin, pero dahil mas malaki siya na konti sa mga stars, kita pa rin yung parang glow ng planet na yan as it moves behind the moon natin. So yan po. Yeah. Unfortunately, hindi na natin naabutan yung paglabas ng Venus sa kabila kasi nga nakaset na yung ating buwan below the horizon. So yan, ito naman, I think this is Mars yata, Mars occultation, this is Venus. Hindi ko lang sure kung kailan susunod na occultation, lalo na yung Saturn, maganda yon. Okay? Another one, recent, I think this month yata magkakaroon tayo ng lunar eclipse, partial lunar eclipse, kaya lang, madaling araw yata yung mangyayari. But anyway, so let's have this one, lunar eclipse. Occasionally, the moon's orbit around the Earth causes events much more dramatic than lunar phases. So kung nagagandahan na kayo sa lunar phases, di hamak na mas maganda itong lunar eclipse, lalo't kapag na-observe natin clearly. The moon and Earth both cast shadows in sunlight, and these shadows can create eclipses when the sun, Earth, and moon fall into a straight line. Eclipses come in two basic types, the solar eclipse and the lunar eclipse. I think last October 14, kung di ko nagkakamali, an annular solar eclipse happened in America, in some parts of South America. Napakaswerte nila kasi next year, total solar eclipse naman yung yung ma-observe nila. Tayo, 2028 yata yung partial ba? Kung di ko nagkakamali. Then sa 2040-something pa yung total lunar eclipse sa may Bicol area. So medyo matagal-tagal pa to natin ma-observe sa ating bansa. Unless na ako pupunta ka talaga sa mga lugar na yun. Let me play this one. This one is a video. Sorry. This one is a video or a video clip from my interview. So, in-interview ako ng GMA News before nung nagkaroon kami ng observation sa Super Blue Blood Moon. Ayan, Super Blue Blood Moon. Bakit nga ba siya naging Super Blue Blood Moon? Supermoon kasi nga nasa perigee siya, malapit siya sa Earth. Blue kasi pangalawang full moon yan sa January. Then blood kasi naging kulay pula yung ating buwan. So this is my video. Ayan. Sira yung video. Yan, that was taken in Marilyn, Bulacan.
nag-set up kami ng observation sa Supergroup Landing. Medyo na si Ricojo. But anyways, this is my these are my students. These are my students viewing the moon during this time. So, lunar eclipse. So, syempre, dito na tayo mag-focus kasi moon naman talaga ang focus natin this time. Lunar eclipse occur when Earth lies directly between the sun and the moon. So, ibig sabihin, this time, ang magkakast ng shadow is yung ating planeta papunta sa ating buwan. Note that, because Earth is much larger than the moon, Earth's shadow can cover the entire moon during the lunar eclipse. So, aside from that one, the most noticeable thing about lunar eclipses is that, lalo na pag total lunar eclipse, is that the moon changes its color. Dahil nga sa interaction ng mga particles ng ating atmosphere at ng sunlight, ang nakakatagos na lang o nakakalusot na lang is yung red spectrum na yan. Kaya yun ang nagiging kulay ng ating buwan. In some cases, in some rare cases, pwedeng magkaroon ng changes din sa color kapag may malalaking volcanic eruptions. Pwede siya maging greenish, bluish. Depende. Pero in the typical total lunar eclipse, reddish ang kulay ng ating buwan. So this is the technicalities behind our lunar eclipses and solar eclipses. Tandaan po natin, gayong ang lunar eclipse ay nangyayari kapag full moon at solar eclipse kapag new moon. Ang susunod na tatanong ng estudyante ay ng mga tao, bakit hindi buwan-buwan nangyayari? Buwan-buwan namang may new moon at saka full moon. Ang isasagot lang natin dyan is that the inclination o yung orbit ng moon natin is not perfectly aligned with the orbit ng ating planeta. So parang siyang hula hoop na nag-up and down din siya. So, mangyayari lang ang eclipse kapag tumapat siya lang perfectly, nag-align perfectly yung mga bagay na yan. Right? Kaya in a year, parang dalawang lunar eclipse, isang solar eclipse, mga ganun lang, napaka-konti. Right? So, ayan po yung reason why don't we have eclipses every month. Moon's orbit is slightly inclined, nakatabingi siya ng konti at around 5 degrees to the ecliptic plane. So, ito yung plane kung saan nag-orbit yung ating planeta around the sun. Because of the inclination, minsan yung buwan natin nasa above ng plane or minsan naman nasa ilalim. Mangyayari lang ang eclipse kapag yung moon ay nag-cross dun sa node along the ecliptic plane. As in talaga nagpantay literally, nagpantay-pantay yung orientation nila. So, para mangyari ang lunar eclipse, number one, the phase of the moon must be full for a lunar eclipse and new for a solar eclipse. Another one, a new or full moon must occur during one of those periods when the nodes of the moon's orbit are aligned with the sun and earth. Kailangan nandun siya sa node, kapantay ng ecliptic plane ng ating planeta. Pag hindi, kahit siya ay new moon or full moon, walang eclipse na mangyayari. So this one is the same. Ito po yung lunar eclipse na inobserve namin, super blue blood moon, January 31, 2018. Quite rare kasi nga tatlong events kaagad ma-observe nyo. Supermoon, blue moon, at saka blood moon. Okay? So yan po yung progression ng ating observation ng moon during the time. So papansin nyo, during the totality, magiging kulay red yung ating moon. So ang ginagamit nating scale para mag-describe ng kulay naman at brightness ng ating buwan during eclipses is what we call the Danjon scale, a classification for total lunar eclipses devised by Andre Danjon. It serves as a rough guide for observers. So may numbers din yan, and that can be helpful in describing the color of the moon. Okay? The Danjon scale takes into account the observed brightness of the totality, total eclipse moon, and the colors of the umbra, or the dark portion, the dark shadows na tumama doon. Okay? So last time, I think kung ako i-gauge ko yung Danjon scale na napunod, na-observe namin doon is 2. Around rust-colored eclipse, dark central shadow with lighter area on the outer edge. Hindi talaga siya kulay pula. Right? Actually, oh, we're on the last part ng ating discussion na. Okay? So we have lunar observations. So, although bright, the vast amount of lunar photons gathered by even a large telescope will not cause any damage to one's eyesight. So kung yung sun, isang maling silip mo, pwede ka magulag, sa samoon, kahit magbabad ka, magdamag, lalamukin ka lang pero walang mangyayari sa mata mo. Siyempre masakit yan pag nakatingala ka, pero it's generally safe to our eyesight pag nag-observe tayo moon. Okay? That's the good thing about moon. Okay? Unlike sun.
isang maling silip mo lang through binoculars sa ating sun, you can be blinded for life. Another one is para mas maging mainam or mas maganda ang perception or reception ng ating paningin sa pag-observe ng moon, we can use what we call lunar filters. Moon filters that are inserted into eyepiece are only intended to reduce glare and enhance contrast. They're not meant to prevent eye damage in the way the solar filters are. So mapapansin natin sa dalawang pictures na ito, comparison yung sa no filter and with filter, mapapansin natin medyo flooded with light yung features ng moon. Pero using filter, mapapansin natin na mas delineated yung mga structures or features ng ating buwan. Ito, I think this one uses different types of filters. And personally, I haven't used a filter. Yung ginagamit ko lang so far pa lang is yung basic kit, lens kit na nakasama dun sa aking telescope na binili. Pero I'm looking forward na makagamit din ng mga filters na ito para mas ma-observe ko ng mas maigi yung mga features ng ating buwan. Sa binoculars naman are somewhat underrated sa totoo lang. Pero sa totoo, ang mainam sa binoculars, minsan pa nga mas magandang gamitin ng binoculars kasi very handy. Lalo yung medyo may maliliit na binoculars, mas madali siyang gamitin for observation. Madali lang, check ko lang yung aking audio and visuals. Ayan. They are usually far less expensive, pero minsan sa totoo lang, may mga mahal na binoculars din, around 15,000 pataas din. Are easier to carry around, even with a stand. It has a wider field of vision and more robust than telescope. Kaya medyo mas handy. At saka pwede mo siyang isubmit sa leeg yung mga binoculars, mga binos natin. So yan po yung, this one is a drawing, 2017, through a 10x50 binoculars on a tripod. So tinikita niya yung Tycho, Copernicus, yung mga Mare Tranquillitatis, Crisium, Nectaris. So kita pa rin. Kita pa rin naman. So that's the good thing about binoculars. To discern fine lunar details, ang problema sa lang sa binoculars is syempre pag nangangatog ka na, medyo gagalaw-galaw na yung kamay mo, mahirap mag-fix. So kailangan natin gumamit ng mga ganitong mga contraption para ma-fix yung ating view sa binoculars natin. It can be fixed to a tripod or a dedicated binocular mount. I think may parallelogram mount yata ang tawag nila doon kung saan para mas ma-observe or maging steady si binoculars natin. So this is the difference. This one is actually generated by Stellarium. So makikita natin mga differences by the diameter ng ating eyepiece, ng ating ng mga lenses natin sa binoculars natin. As you can see here, nothing almost changes at 30 millimeters and 50 millimeters. Ayan po. Sa 50 millimeters by 15 times magnification. So magbabago-bago rin po. Depende sa timpla ng ating binoculars o depende sa specs ng ating binoculars at depende rin sa field of view. So maganda kapag kayo ay bumili ng mga ganitong mga devices, you look for a good store para i-discuss sa inyo yung mga do's and don'ts, pros and cons, advantages and disadvantages of using those types of instruments. Sayang din kasi ang pera kapag mali ang nabili ninyo. Okay? And I think we're almost done. Sa telescope naman, ang problema sa Galilean telescope o mga refractors is that magkakaroon ng parang colored light around the moon. So that one is called chromatic aberration. Every type of lunar features can be easily discerned through a 40 millimeter refractor. So this one, ito 40 millimeter refractor yung ginamit. Pero ito yung sinasabi kong chromatic aberration. May rings of colors sa paligid ng ating buwan, which can be avoided if you're going to use a specialist type of eyepieces or may binagot or may specific type ng telescope tayong ginagamit. Okay? Quality astronomical refractors have an achromatic objective lenses that comprises two specially shaped lenses na pinagsama. Kaya maalis na natin yung chromatic aberration. Ang tawag doon ay achromatic refractors na, mga achromats na ang tawag sa kanila. These lenses attempt to refract all the wavelengths of light to focus at a single point.
So, syempre, kapag may added feature yung telescope, mas mahal siya ng bahagya sa typical telescope. Eh, ganun naman talaga ang rule kahit naman sa cellphone, di ba? Once we add another feature, the cellphone gets pricier. Okay? Another one, ayan, pwede rin tayong gumamit ng mga design, specially design lenses like chromacore. Okay? So, nawawala yung glare, nawawala yung mga, ano, mas nakikita natin yung mga features. Yun nga lang, sabi ko nga po, mas pricey yung mga ganyang telescope. Okay? So, this one naman, gumamit siya ng iba't ibang klase ng mga lenses. So, we have, or rather, yung mga types ng telescopes, apochromatic refractor, achromatic, Newtonian, and Schmidt-Cassegrain reflector. Yung sa akin, ang ginagamit ko is Newtonian, kaya medyo, yan yung na-observe ko. Pero pag naglagay ka ng mga filters, okay naman na. Ma-observahan mo ng maganda na rin yung ating buwan. So, don't worry. Okay? So, this ends my presentation. I hope on Saturday, sa International Observe the Moon Night, you will have time to observe the moon. Lagi nating kasama yan, actually. So, please, at least 5 minutes, observe natin moon with our own eyes, with our naked eye, and appreciate the beauty ng ating buwan sa gabi na yon. Okay? So I hope to see you soon face-to-face sa mga events ng Cavite Sky Observer. So by the way, these are my references for my discussion sa Observing the Moon. And again, this live stream is brought to you by the Cavite Sky Observers. And for the celebration of the International Observe the Moon Night on Saturday. So again, maraming salamat po and thank you. So yan, eh nagulo na ang buko pala. So yan, maraming salamat nga pala sa mga manonood at nanonood at manonood pa ng aking live streaming ng ating presentation, comprehensive discussion para to observe the moon para sa ating International Observe the Moon Night. Again, maraming salamat sa ating grupo, Cavite Sky Observer, for giving me the opportunity to share my a little bit knowledge about the moon. At sana mag-enjoy din kayo sa pag-observe ng ating moon again. Maraming salamat and see you soon. Bye-bye. Okay.